welcome to my YouTube channel, Everyday with Burns. At sa araw na to, nandito tayo ngayon sa second part ng ating series para sa thesis defense. So before I proceed, shoutout muna tayo again to our students at NCSTIRT, sa aking mga estudyante sa trustworthy, reliability, resilience, adaptability, sa charity, at sa faith. Ayan guys, malapit na ang ating final defense, kaya tutok lang dito sa ating YouTube channel. And shoutout na rin ako sa ating mga sa estudyante na aking husband sa Francisco Ibarzaga Integrated High School na ngayon din ay naghahanda para sa kanilang nararapit na thesis defense. Okay? So, dun sa first part ng video natin, guys, ay nagbigay ako ng tips. Actually, ang acronym niya ay READY. Ibig sabihin, paano ka maghahanda para sa iyong thesis defense. This time, ang topic naman natin ay things to avoid in a thesis defense. So, kanina, paano ka maghahanda? Ito naman yung mga bagay ngayon na i-avoid mo. So, ngayong araw na to, mga bagay na dapat iwasan kapag nag-defend ka o nag-defense kayo ng inyong thesis. Sa una nating video, ang naging acronym natin ay READY, R-E-A-D-Y, READY. Dito naman, ang acronym natin ay DANGER. Yan, hala, DANGER. Danger to, kasi pag hindi mo to, pag ito'y ginawa mo, naku, malamang mapahama ka at mapahama kang grupo nyo and malamang re-defense. Okay lang siguro kung re-defense, at least 50-50 pa yung chance mabuhay ng thesis mo o ng grades mo. Pero pag sinabing reject yung paper, tapos uulitin, nakakaiyak yun, as in talaga. Kahit na senior high ka, college, masteral, nako, kaloka. Okay. So, ano ba yung danger? Pag nag-defense tayo, letter D, wag na wag natin gagawin ang dead air. Yung dead na yan. Ano yung dead air? Yung kulang na lang marinig ng mga panel, after mag-throw ng question ay huni ng kuliglig. As in, wala. Nada. Walang sumasagot, walang reaction. Nakakapikon yun guys sa part ng panel. Parang ano ko, nagtanong ba ako sa hangin? Diba? So, mga anak, mga estudyante, mga mahal naming estudyante, paano maiiwasan ang dead air? Sabi ko nga, balik tayo dun sa unang video, review, read and review your paper. Be familiar with the content. Kahit balik-balik ta rin yung paper, alam nyo. Alam nyong lahat. Hindi lang alam ng leader, hindi lang alam ng isa, kundi alam nyong lahat. Kasi grade nyong lahat yon, okay? So, una natin, iwasan ang dead air. Okay, dead air. Bawa tumunog ang kuliglig doon. Okay? Number two, A is avoid irrelevant or unnecessary information. Actually, nabanggit ko na rin sa first video natin eh. Kapag tinanong kayo, kung ano lang yung tanong, yun lang ang sagot. Huwag na tayo sobrang ang dami nating sinasabi na mga anak, lalo ng mga anak ng tanong, or minsan nagko-contradict na yung sinasabi natin doon sa sinagot ng isang kasama natin. So, pag tinanong ka, ano ang statement of the problem, bakit yan ang statement of the problem, then wag kang pumunta sa methodology. Stick ka lang dun sa statement of the problem dahil yun lang ang tinatanong. Okay? So, pag tinanong ka, bakit yan ang naging hypothesis ninyo, edi stick ka sa hypothesis. Wag kang tatalon sa review of related literature. Okay? So, even on the scope and the limitation, ang tanong lang kasi sa'yo, hypothesis. So, A is avoid irrelevant and unnecessary information. Letter N sa pangatlo natin is never read your notes and never come unprepared. Yung pagbabasa ng notes, guys, minsan inaalo ng panel yung cue cards eh. Pero hindi ka naman pumunta doon para magbasa. Wag na wag mo rin basahin yung PowerPoint, okay? Kung may presentation kayo sa PowerPoint, parang awa nyo na, huwag nyong basahin kung ano yung nakasulat doon kasi nakaka-irita yan sa mga panel. Believe me. Kasi kung babasahan mo lang pala, edi sana nagbasa na lang yung ano, parang storytelling ba ito? Diba? So, guys, kailangan at least, ang cue cards kasi, ang purpose ng cue cards is just to give you a reminder or bullets just in case yung mga first liner mo. Pero, dapat master mo yun. Dapat at least memorize mo. Hindi lang basta minemorize, naintindihan mo yung mga sinasabi mo. So, paano mo mamaintindihan yun? You come to the defense
prepared, okay? Importante na prepared ka sa pagpunta mo sa defense. So, never read your notes. Wag na wag yun. Kung gusto mo talagang meet ang ulo ng mga panelista, magbasa ka. Talagang ano. So, never read your notes. Mas smarting tingnan yung preparado, okay? And avoid unnecessary information and don't come unprepared, okay? Letter G, o pang-apat natin, never get into a debate with your panelists. May mga estudyante kasi, parang minsan kasi, ito yung masakit na katotohanan ha, mga mahal naming estudyante. Minsan, sa tingin yung tama, sa paningin ng mga panelists ay mali. Minsan yung ipinaglalaban ninyo, sinasabi na sa inyo ng panelists, mali. O kaya, hindi siya tamang ina-apply nyo dun sa paper ninyo. So, ano sabi ko nga doon sa first video natin, igalang natin yung mga panelists dahil hindi natin sila kalaban. Ang mga panelists ay tumutulong sa atin para lalong maging maganda ang ating paper, para maging credible yung paper natin. Para siya hindi yung alamat lang ng copy-paste. Yung which is yung sakit ng mga estudyante, ang alamat ng copy-paste. Ang panelists ay nandyan para lalong mapaganda. And when they give inputs or when they ask questions, sinusuri nila, talaga bang ikaw yung gumawa ng paper? Baka pinagawa mo lang yan kung saan. Kasi meron naman talaga ready-made, okay? And delikado yan kasi in research, mortal sin ang plagiarism. So guys, so pag tinatanong na, o medyo naiipit ka na, sabihin mo na lang, maging honest ka na lang sa panel na halimbawa talagang hindi nyo alam ang sagot. O kaya you take a note doon sa mga sinasabi nila, we will consider that, we will take note of that, sir and ma'am, and be grateful. But never ever get into a debate with your panelists, okay? Letter E. Okay, pang lima natin, E is, huwag kang pupunta doon na empty-handed. Actually, ano bang sabihin na never go to a defense empty-handed? Hindi naman sabihin na bigyan mo ng pasalubong yung mga panelista. What we mean here is, pag pumunta ka sa defense, siguraduhin mo may alam ka. Huwag kang pumunta sa defense kasi maganda lang yung suot mo. Yun kasi napansin ko ha, sa mga defense, ilang beses na ako naging panel sa defense, ang gaganda ng mga estudyante talaga. Nagtatransform sila, lalo pag yung first time nila nag-corporate attire. Ganda! Hintay mo lang magsalita. No? Kasi misa dinaan lang sa forma, pero pag tinanong mo, pag pinali, baliwiktan mo na, pag pinrobe mo na, pag hinimay mo na yung paper, wala na. Wala na, forma lang. So, ano ibig sabihin dito? Huwag kang pupunta sa isang defense na as in makeup lang o bihis lang ang dala mo o sarili mo lang ang dala mo. Siguraduhin mo may alam ka. Huwag mong iaasa sa leader mo lang ang paper ninyo. Huwag mong iaasa sa pinakamatalino mong classmate na kasama mo sa grupo na bahala na siya. Ako personally guys, kapag ako ay panel sa defense, I address each member of the group individually. I throw questions individually. And kapag may laging may isang estudyante na lagi siya na lang nang siya lang ang sagot, hindi ko siya pinapayagan. Pag sinabi ko, and then I make it my rule, kapag ako ay naging panelista, sasabihin ko, if I will address my question to you, you should be the only one who will answer that question. Nobody else. Madalang ako nag-aalaw na may tutulong. Bakit? Para ikaw mismo, kasi grade mo yun eh. Effort mo yun. Sa hardbound ninyo, nakalagay ang pangalan mo dun. And dapat, deserving ka of that. So, huwag kang pupunta sa defense na nakatunganga ka lang. Huwag kang pumunta naman sa defense na nung araw ng defense ka lang, wala ka naman ikinintribute na kahit ano dun sa grupo ninyo. Tapos magkiklaim ka ng credit. Kasi credit yun eh, malalagay ang pangalan mo sa hardbound ng isang paper. Ano yun? Unfair yun. Siguraduhin mo meron kang effort na in-exert. Kasi nandun naman yung dignidad mo. So, again, do not come to a defense. Big danger. I'm telling you. At sa mga estudyante ko, it's a big, big danger. Kapag pumunta ka sa defense na empty-handed. Kahit saan pa, tandaan nyo yun. Ngayon, senior high school ka, pagdating mo ng college, masteral. Sa masters nga, kasi soluhan ang ano dun eh.
ang thesis eh. Ako ang master's thesis ko talaga mag-isa lang. Mag-isa ka. Gigisahin ka dun mag-isa. Salamat na lang sa napakababait kong mga panel from De La Salle University, Manila. Maraming salamat. Napakabuti nila. Lalo na sa aking advisor, Dr. Balarbar. Shoutout muna ako, Dr. Balarbar, Dr. Mojica, Dr. Plata, and Dr. Laurelia. Maraming salamat na pumasa po ako sa aking master's thesis. Pero yun guys, kasi nahasa ka, kung makahasa ka sa senior high school, na huwag kang pupunta sa isang defense na empty-handed, hangang sa yung bachelor's, dadala mo yung disiplina na yun, hanggang sa yung master's, believe me guys, magandang training ground ang pinagdadaanan mo ngayon. Kasi you will learn to be a credible part kung saan man nakasulat ang pangalan mo, hindi yung basta isinulat lang. Okay? So yun, never ever go to a defense empty-handed. And last, reasoning. Okay. Sa danger natin, 2-4, sa 6 na points natin, ito yung wag na wag mong gagawin. Yung magrason. Kasi po, ganito eh. Kasi, ano? Diba? Kasi, gusto mong magwala yung, talaga, sisintensyahan ka ng panel mo kapag ang tinatanong ka, may mga pinupoints na sasabihin mo, kasi po, hindi po namin nagawa, kasi po, nag-error po, kasi po, yung pong printout, kaya po ganyan ang itsura, hindi po talaga ganyan yan, kasi nakorap po yung file, kasi po, ala po yung leader namin, ano na, wala na. Never give reasons. Hindi naman na binigay ang thesis writing na yan. Nang nagising ang isang teacher mo, umagad sinabi, okay, magti-thesis kayo ngayon. Hindi. Nandun yan sa curriculum mo eh. Noong nag-enroll ka ng senior high school, nandun na yun. And whether you like it or not, nandun na talaga yun. Noong nag-college ka, kasama sa requirement yun. So, ibig sabihin, dapat pinaghandaan mo. Hindi siya isang araw lang nangyari. Isang semester, minsan ibang school nga, dalawang semester pa. Ang point lang dito, guys, hindi natin kailangan ng rason. Ang kailangan natin output. Matino at malinis na output. So, yun guys. Sana na po. Tandaan natin na hindi natin puro rason. Kailangan natin action. Okay? So, malapit ang defense. Huwag nating kalilimutan na iwasan ang danger. O, anong danger natin ngayon? Dead air. Avoid irrelevant and unnecessary information. Never read your notes and never come unprepared. G is never get into a debate with your panelists. Don't come to your defense empty-handed. And last, huwag mo kaming bigyan ng kasi, or mga reasons or justifications na hindi naman siya makakatulong sa yung paper. Okay? So, sana po marami kayo natutunan sa ating video sa araw na to. At sa lahat ng mga magdi-defense dyan, whatever school, whatever grade, or whatever year level you are in, I pray that the Lord will bless you with knowledge, wisdom, understanding, good memory, and ability to make the right decision, and of course, a calm heart and a clear mind para masagot ninyo ang lahat ng tanong ng inyong mga panelista. And also, kung naging blessing sa'yo ang episode natin ngayon, o itong YouTube video natin ngayon, please don't forget to click the subscribe button and of course, like and share. Share natin sa mga kaibigan natin para sila man din ay matuto at ma-bless ng video na ito. And huwag din natin kalimutan i-click ang notification bell dahil marami tayong mga gandang videos na i-upload sa mga susunod na araw. So with that guys, marami pong salamat and thank you very much for being a part of my YouTube channel. God bless us all and see you in our next video. Bye!